Ayan, nandito na nga tayo dito sa Hidden Primitive, dito sa Barangay Valdefuente, dito sa Cabanatuan City. Ginabi na naman ako. Naubos na daw, pero paggagawa ako ni ate para lang ma-feature dito sa vlog. So yan, this is JR Dela Peña and you're watching Kuya JR TV. Kuya JR TV. Subscribe and click the notification bell for updates. Shoutout nga pala mga tropa kay Jethro Kabangal. Meron din siyang YouTube channel. Subscribe kayo sa kanya, tulungan natin siyang ma-reach niya yung target tsaka yung watch hour dito sa YouTube. Shoutout din kila Crisanto Sibayan at kay Christian Santaygilio. Richard Grospe. Jerome Macabante. JP Matadling. Arman Puntil. JR Gallego. Jackie Lou Navarro. Ate Ligaya Absede. Rose Ann Almuete. Ayeshaklo Carpio. Maribeth Alcantara. Nahiya kasi ako magpunta ng umaga kasi maraming tao. Mas gusto ko kapag gabi eh. Or hapon eh. Kasi hindi na ako mabibilad sa araw kasi laki na rin ang initim ko.
then ano, tapos merong special sauce. Wow, ayan o. So, suka nga pala ito guys, yung maraming sili. Thank you ate! Sa iyo lang. Si ate Dizel, siya yung nag-prepare nung pancit batil patong eh. So yeah, may mga gusto ko ba i-shoutout dyan? Man yun naman yung tattoo, yung pancit kabagan. Sarap nga po, nakikita ko dun sa ano eh, sa page nyo eh, tsaka yung sineshare nung mga kumakain dito. Taga Isabela po ba kayo or saan yung probinsya? Natutunan lang po yan. Ay, natutunan, ano? Kasi nakikita ko... Yun yung produkto namin na yan. Ayan, dito lang nyo lang mahanap sa Hidden Primitive dito sa Valdefuente, Cabanatuan City. So, thank you ate! Thank you.
sa Isabela. Pinakamalayong narating ko nga doon yung Nueva Vizcaya pa lang din. Okay. Ito yatang bit-bit delivery eh, mga tricycle driver ba maghahatid ng ganyan? Check it out. Para doon sa mga mahilig magpa-deliver ng pagkain. Kung sa Manila, di ba, grab food eh, no? Pero may food panda na rin yata dito sa ano eh, Nueva Ecija eh. Dito, sa Cabanatuan. Dahil nga tricycle capital itong Cabanatuan City, yung mga maghahati ng mga delivery, syempre, mga tricycle driver, di ba? Para may trabaho rin ngayong pandemic eh, no? Kasi sobrang dami talaga ditong tricycle, as in. Tsaka wala na silang halos maisakay kasi nga yung iba mga nagbabike na or may service. Tsaka medyo nagmahal na kasi yung pamasahe ngayon pati dun sa jeep eh. So yung iba mga nagpapahatid na lang or sumasakay ng bike like ako. Pero nung nag-work ako as a vaccinator dito sa City Health Office, meron kaming service. Nagpapahatid din ako sa tatay ko. Tapos pagdating namin ng health center, inihahatid kami sa mga kanya-kanyang mga destination namin. May mga patrol na naghahatid sa amin, tsaka meron ding free food. So malaki na tipid. Kaya lang hanggang ngayon wala pa yung salary namin. Nayari na yung ano namin, nayari na yung contract namin kasi ano yun eh, September, ano, tama ba? September 16 to October 4 lang kami doon eh, yung contract namin doon eh, project based. Yun. Na-stress nga kami kaayos nung requirements. Medyo madiwara eh. Pero nakaraos din naman. Hinihintay na lang namin yung advice kung mag-o-open ng another ATM. Baka sa land bank. Hindi ko pa nga rin na-edit yung last ano namin eh. Yung last duty namin doon sa DOH. So ilan pa ba? Ay, tatlo pa i-edit. Tinamad eh, ano? Firing nga pala yung mga gustong gumawa ng YouTube channel. At least meron kang YouTube. Hindi, mali. Dapat meron kang Google account. Tapos, pwede ka na mag-upload. Piliin mo lang yung mga content, yung mga yung nasa trend para marami mag-view tsaka marami mag-subscribe sa'yo. Kapag natulungan mo naman yung mga viewer, eh, merong natutunan sila sa'yo, magsusubscribe yan eh. Tapos, yung content dapat nakaayon dun sa policy ni YouTube para dun sa monetization kung ma-reach mo man yung 1,000 na subscribers. Pero yung sa akin na-reach ko na, naka 5K plus na eh. Yung sa watch hour na lang ang ano, yung target dun kasi 4,000 eh. 4,000 watch hours. Katumbas yun ng 1 year na panonood kung mag-isa mo papanood. Pero kung marami naman nagbo-view nung ano mo, nung mga video mo, maiipon naman yun eh. Sa mga video kung gano'ng kahaba, I will suggest dapat at least 10 to 15 minutes ganun. Pero yung meron din mga kumikita ng mga videos, yung 5 minutes ganun, pwede rin yung ganun eh. Sa pagva-vlog, pwede kang gumamit ng phone, pwedeng yun nga kung pag meron ka namang budget, yung GoPro ganun. GoPro Hero 8 na ba ngayon? Pero ano, pwedeng-pwede yung phone talaga. Lalo na mga magaganda naman yung mga quality nung mga shot sa camera eh. Tapos bili ka na ano, yung holder nga nung ano mo, nung phone mo para hindi masyado mauga. Lalo na yung mga mapasmado diyan. Gumamit ka ng gimbal eh, ano, gimbal. Meron bago labas yung Vivo. Yung Vivo eh naglagay ng gimbal dun sa phone eh, yung Vivo X50. Yun. Vivo X50 Pro ba? Tama ba? Yung kahit mauga pero na-i-stabilize niya eh. Tingnan mo yung mga unang mga video ko. Medyo hindi maganda yung editing. Tapos yung pinakaunang vlog ko, walang ka-edit-edit yun. Parang minerge ko lang yata. Kasi nga wala pa ako idea nun. Yung nagbigay inspiration lang din sa akin para mag-vlog yung si Mr. Angelo Bikerdude. Kasi nung nag-start nga ako na mag-bike, nag-start lang din ako kailan lang din nung June, nung start ng GCQ. Bumili ko ng bike kesa maubos yung pera ko, walang narating, de binili ko ng bike pang exercise. Meron kaming service din, meron kaming
motor, meron kaming ano eh, may tricycle din kami, tsaka may Honda Wave. Kaya lang hindi ako pinapayagan mag-drive. Kabaliktaran nga eh, ano, tapos pinapayagan ako mag-bike. Hindi pa ako marunong pumili ng bike, kaya nga budget bike yung nabili ko. Kaya din nag-work ako ngayon ng project base para makabili nga ng bagong bike. Kaya yun. Sana makuha na yung sahod eh, makabili ng bagong bike. Sarap. Tsaka napansin ko dito, pwedeng-pwede sa maarte. Kasi hindi siya, ano, hindi siya masyadong oily. Talaga malinis yung pagkakaluto niya. So, you must try na talaga. Punta na kayo dito sa Hidden Primitive. So, until next time, this is JR Dela Peña, and thank you for watching Kuya JR TV. Kuya JR TV. Subscribe and click the notification bell for updates.